susuwiting na po yung ating breeding pen sa inyo mga manok na kukunin ko possibly by the end of the week. Salamat po sa Advisor Jay at sana yung ibang tao matututo rin sa inyo po. Hi, good day, and I'm J. Louis Quaton, and welcome back again to our channel, Nature's Living. So mga kabay, mga ka-natures, binabati ko kayo ng magandang araw. Kung saang lugar man kayo, kung saang probinsya, or kung saang bansa. Kung ano yung ginagawa nyo, sana ay mag-ingat kayo, at maraming maraming salamat sa suporta at sa ginawa niyong pagsubaybay dito sa channel natin. So God bless us all and ingat kayo parati. Mani akong butangan sa akong breeding pen, Sir Jay. Mani siya ang bumubunga akong gingon, ang wall, and then muna yung area silbi, kini ako pang limpihan. Then akong plano, muna yung pumunta na nga, pwede pang mapigpit sa wall. But I think, di mga pwede. So, umove lang ko dere. Muna mong balay. So, lagi siya yung space. Oh, Sir Jay, muna yung mong gimo nga mo. Pwedeng pen. Himo na sa ESLB na perimeter. Ito na po yung natapos sa dalawang araw na trabaho, Sir Jay. Meron ng roofing, ating gate, yung pen na din. So yan, may division siya. So gagawin na lang ngayon is ilalagay yung net ng ating breeding pen. Hi Sir Jay, ito na po yung natapos na paglagay ng net sa ating breeding pen. Ayan, meron na po siyang ano, compartment. May maharang na sa bawat compartments. So baka mamayang hapon matatapos na po itong ating breeding pen. Tsaka yung kulang na lang yung ano, yung sand, yung bedding sa atin, yung sinabi mong fine sand. Hi Sir Jay and to your viewers, ito na po yung almost finished na breeding pen natin. Meron na po siyang ano, pintuan. Okay. Then sa loob po, meron na yung pong nilagay na net para sa mga compartments ng ating mga heritage chicken po. So hindi pa po yan nalinis. So nilinisin pa natin yan. So, ito po yung ano, yung compartment ng ating mga manok. So, yan po yung sinasabi ko sa yung harang para hindi lumabas yung fine sand. Wala pa po itong fine sand kasi pinapasison pa po natin yung ano,
yung semento. So yan na po. At ito po yung lagayan ng ano, yung kawayan para sa papapahingahan ng mga manok natin. Ay ipapasisunod po natin to ng ilang araw bago lagyan ng ating fine sand. So yan po. Hello po sa mga viewers ni Sir Jay. Ito na po yung fine sand na sinabi namin na in-advise niya sa akin para gawing beddings ng aking building pen. So makikita nyo, sobrang fine talaga niya. Fine sand siya. So mainam daw ito para sa mga manok kasi pag yung ipot nila i-screen lang daw para matanggal saka hindi sila na nalalata compared sa rice husk o yung sa wood chips. So maraming salamat talaga Sir Jay sa inyong payo. So waiting na po yung ating breeding pen sa inyo pong mga manok na kukunin ko possibly by the end of the week. Salamat po sa Advisor Jay at sana yung ibang tao makatuto rin sa inyo po.